Ang pogi naman ng Bart ko eh. Naku, inaantok na naman. Ano? Mabaho na naman ba ang bebe niyan? Kaliligo lang? Mabaho na naman ang Shuki? Naglalambing na naman ang bebe ko o tumihaya pa? Ayan. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ayun, mag-share ako guys ng mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng aso. At kung ikaw ay baguhan sa aking YouTube channel, ayun, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga i-upload pa naming mga video. So ayun guys, without further ado, let's get started! Ang tanong ko guys, isa ka ba sa fur parents na araw-araw nagpapaligo ng aso? Alam nyo ba na dapat naliligo lang ang alaga nyong aso once or twice a week only? Pero bakit your dog have to maintain their natural oil sa kanilang balat as a protection para sa iba't ibang klaseng microorganism? Kapag araw-araw silang pinaliliguan, yung natural oil nila ay nawawala. Mas tumataas ang chance na sila ay magkaroon ng skin problem because of that. Naiintindihan ko kayo guys na gusto nyo lang maging mabango sila. May pwede naman tayong gawin upang lagi silang mabango. Gumamit tayo ng dry shampoo or pet cologne. At least pag gumamit tayo ng ganon, malilis yung kanilang odor sa kanilang katawan. But syempre, ayun, kapag nadumihan talaga ang ating aso, so automatic yung paliligoan natin sila. Hindi pwedeng lalagyan na lang natin ng dry shampoo, baka lalo namang bumaho. No choice talaga tayo kundi paliguan sila. But then again, hindi po araw-araw pinaliligoan ang ating alagang aso. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano kami mag-disinfect nitong aming bahay. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano kami mag-disinfect ng floor. So ganito guys ang aming ginagawa. Binababad namin ng Sunrox na kulay violet siya. Para mabango siya, hindi ganun ka-harmful sa ilong ng ating alagang aso. So, ganyan lang ginagawa namin, guys. And then, ibababad lang namin yan ng kahit 5 minutes bago banlawan ng tubig. After namin mababad, guys, ng 5 minutes, so, tinatanggal na namin yung mga sabon. Kapag nararamdaman nyo, guys, na medyo malagkit ang inyong flooring, pwedeng ganun yung gawin nyo. Maglalagay lang kayo sa timba ng Sunrox, yung violet ang gagamitin nyo guys, and tubig. Saka nyo imamap yun sa floor. So, nawawala yung amoy aso ng bahay. Pinapatuyo na namin. Cookie. So ayun guys, sinipag ako today magawa ng maha. And eto ang dami kong nagawa ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga ginawang maha. So ayan siya guys. So ang dami oh. So isa ito sa mga favorite na in-order sa akin ng aking mga customer. Itong maha na to. So, ang dami ko nagagawa. 50 pesos ang isang tub nito, guys. And, hindi naman lugi siya. Kasi, ayan, oh. Punong-puno ng cheese yan. Ayan. So, ang sarap nito, guys. Kaso, ako bilang tagapagluto ng mga ganito, hindi ko na tinitikman. Tsaka, alam ko na yung timpla niya kapag ako nagluluto. Tsaka, ayun. Masarap siya talaga. Promise. Ganyan, guys, ang aking mga alagang aso. Hindi sila yung mapili sa mga ibibigay kong pagkain. Lahat yan kakainin, guys. Sa susunod na vlog, so sasabihin ko sa inyo, guys, kung anong sekreto ko kung bakit ganun sila kagaganang kumain. Hindi sila pihikan. At ayan, tingnan nyo, guys, si Bart. Ang laki ng katawan. Si Cookie. Ito naman si Shuki. Si Luna. At si Queens. Ang pinakamalaking katawan ay si... Ayun, si Bart, ubos na. Ayan, nangaagaw pa, Bart. Enough. Tama na, sa kapatid mo na yan.
Ayan, tingnan mo, nangaagaw ng pagkain si Bart. Kaya tingnan nyo ang katawan, guys, one laki. Ang pinakamaliit na katawan nito, si Queens. Ayan, mabilis mabusog. At etong si Luna, guys, ayan, halos same na sila ng katawan ni Bart. Ang pinakamabilis maubos na pagkain ay itong kay Bart. Halos agawan yung mga kapatid niya. Ayan. Inaagawan pa si Shuki, oh. Tama na, Bart! Ubus na rin yung kay Cookie. Ayan, ubus na. Ang dami yan, guys. Mga kalahati ang laman yan. Ang laki ng bowl na nilagyan ko. Ayan. Tama na. O, inom na kayo ng tubig. Dali na, inom na. Tama na. Hugasan ko na yung kinainan nyo. O, diba, sa Eid, ang kanilang pinagkainan. Walang tira. So, susunod na vlog, guys, ayan, isi-share ko sa inyo kung bakit sila ay maganang kumain. Naghahanap pa sila kung saan may tirang ano, pagkain. Si Babart pa ikot-ikot. Tinitingnan pa yung mga bowl kung may laman. Inom na doon. Wala na yan, bebe. Tama na. Tama na. Inom na ng tubig doon. Dali. Hinihintay ni Bart si Shuki matapos, oh. Hindi yan naalis, guys. Hindi yan naalis. Hanggat nakain si Shuki, aabangan yan. Ano? Wala na. Tama na. Wala na. Ubus na rin yung kay Shuki, oh. Inom na kayo ng tubig. Inom na. Malis na. Sabi ni Bart, wala naman akong maasahan. Inom na kayo ng water. Dali. Bart, tingin ka sa akin, Bart. Bart. Ba, Bart. Tingin ka sa akin, kakausapin kita. Dali. Sana maintindihan mo ko. Yan. Ayan, makinig ka, bebe. Pag natuloy si Papa, makinig, ha? Kasi ikaw yung medyo sotel sa mga hindi mo kilalang tao. Makinig ka kay Mama. Dalian mo na. Babart. Please naman, Babart. Ayan. O, tingin ka kay Mama. Pag natuloy, eh, tingnan mo na. Pasaway. Bibi, makinig ka nga kay Mama. Dali na. Eto, hindi naman ako galit. May sasabihin lang ako sa'yo. Be, hindi ako galit. Ayan. Be, saka nakatingin sa taas. Ah, sa vitamins nakatingin. Ayan, painumin ni Kuya. Pag natuloy, baby, si Papa umuwi, ha? Huwag mong kakagatin, ha? Be, huwag mong kakagatin si Papa. Kasi yun ang nagbibigay kay Mama ng pambili ng dog food nyo. Ha? Huwag mong kakagatin si Papa pag natuloy umuwi dito. Hindi mo pa nakita. Kasi nung pinagbuntis ka at pinanganak ka ni Cookie, bebe, wala si Papa dito, hindi makauwi dahil sa pandemic. Ayan, ang gwapo-gwapo niya na eh. Sana mabilis kayong makarecover. Kay Papa. Makwento ko nga pala, guys. Kanina, nagkwentohan kami ng aking anak na pangalawa. So, nakikinig pala siya nung habang kinakausap ko si Bart. Sabi niya, paan pala? Hala! Ayan! Yung record ni Cookie sinira. Ano ba yan? Ano ba to? Oh my goodness. Wala, nadala. Ayan. Tingnan nyo, guys, so ang aking natuklasan. My God. Ayan, guys, so purit-punit na tong record ni Cookie. Nalaglag pala dun sa aking pinaglalagyan. Pasaway talaga tong mga asong ere. Ano ba iyan? So, ayun guys, i-continue ko yung aking kwento. Di, ayun na nga. Sabi ng binata ko, paano pala Mama kapag ka hindi natuloy si Papa umuwi? Paano yung laptop na bigay niya sa akin? Sabi ko naman sa kanya, baka naman ipapa-package na lang ni Papa mo pag hindi siya natuloy. Napangiti siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kaya mag-aral kayong mabuti kasi ang Papa mo, ayun, kalbo na dun sa ano, sa Qatar.
kakatrabaho. Natatawa siya sa akin kasi naalala niya yung picture ng papa niya. Natatawa nga daw siya doon sa buhok ng kanyang papa kasi parang baby daw. Hindi ko lang mai-describe kung anong gupit ang ginawa ng aking asawa. So, siya lang kasi nagugupit doon sa Qatar kasi ayun, mahal nga daw doon ang paggupit. Kaya siya na lang nagre-razor. Medyo ano dito, parang kung nakikita nyo guys si Apple the App na gupit. So, parang ganun ang gupit ng aking asawa. Kaya natatawa yung aking anak. Yun lang, kwento ko lang. Thank you for watching! Like, comment, and subscribe! Bye!